Chillax, this is Welis Kila. Welcome to my channel. So, ang nangyayari ngayon mga ka-Chillax, update tayo dito kay Chillax. Ayan, unfortunately, nalobat siya. So, ang kanyang reading ay naging 9.5. So, meron kasi akong ano dyan, voltmeter sa loob. Ayan. Kaya napilitan tuloy tayong mapabili tuloy ng ng baterya. So, ang price na nakabit dito ay ang quantum battery, which is 2SM. Tapos yun nga, nag-ano ako ng app ng Motolite Rescue. Ayan, tama-tama naman, galing sa Buendia branch. Dumating dito si Kuya. So antayin natin si Kuya pagdating niya. So from Buendia branch magagaling yung rescue ng Motolite. So maya-maya ipo-post ko na lang dito mga ka-Chillax ang presyo ng Motolite 2SM at tingnan natin, interviewin natin si Kuya about sa mga reading na yan, kung paano natin malalaman na may sira ba ang ating alternator, paano natin malalaman na talagang baterya ba may diferensya, at syempre alamin natin yung mga tips na kailangan nating malaman. So ako medyo matagal na ako hindi nakakabili ng baterya, kaya ayun, ito na yung advance na ay medyo madugo, nasa 6 plus ang 2SM Motolite Gold. So maya-maya ipopost natin yan. So, tara mga ka-Chillax, antay-antay tayo kay Kuya. So, ano siya? 10 volts, Kuya, no? Yes. Ang normal niya, sir? 12 volts po ang normal po natin. Oo. Opo. At saka yung healthy po niya, zero na rin po. Ang health? Opo, yung health po. Ay, nakikita talaga? Yes po, yung healthy po ng battery po, zero po siya. Yung charge, zero na rin po siya, wala na rin. Oo, kunwari, sir, yung tanong ko, kunwari, may naiwan akong gamit, tapos nalobat siya. Opo. Lalabas ba dyan yung health, hindi zero? Yes po sir, meron at meron pa rin pong health po niya. Ang kunwari na-drain siya dahil may nakabukas na kuryente or something, radio, TV, mm-hmm, tapos nag-zero siya, anong lalabas na madalas na sa percent ng health? Ang magiging health niya rin po, kahit pa paano po, talagang ang mangyari, meron at meron pa rin health po. Mga ilang percent yun? Siguro, sabihin po natin, kalahati po. Ganun. So ang talagang magsisiro lang dyan o kaya magne-negative, alin po? Ang mag-zero po dito dapat, sir, itong voltahe. Voltahe lang? Yes po. Tapos, zero po siya. Ibig sabihin, ito ba yung charge o internal? Yes po, yung charge po, yung 0%. Yan ang magsisiro dahil may naiwan akong bukas. Mm-hmm. Tapos, kung dahil negligence lang, di ba, zero yan. Tapos, okay. Pero yung health niya meron. Yes po, meron po. Ayun. Tsaka yung voltahe, kahit papaano, yung voltahe talaga, pagka may naiwan po kayo dyan, o kaya... Diba, magdamag po may naiwan. Oh. Opo, talagang madi-drain po siya. Magiging zero din po yung voltahe po niya. Pero yung health, meron yan? Meron pa rin po. So lalabas dito sa ano yan? Yes po. So yung mga ka-Chillax, sa tandaan nyo. Kasi ito, first time tayo magpapalit ng baterya. Ako naman, mas gusto ko sir na palitan kasi naabutan ko na itong ganito eh. Bali, second hand ko ito nabili. Ayoko yung, hindi ko alam kung kailan binili, di ba? Wala akong idea, ang hirap pa naman ito, bigla ko itirik. Tapos, hindi naman sa gusto ko Motolite yung nakakabit sa akin. Kasi nakuha kong... At saka medyo mukhang mumurahin na rin ito. Nakita ko parang hindi naman sa syempre, parang ika nga, parang generic dyan. Generic doon, medyo, hindi naman sa medyo... Mas at home ako sa Motolite. Para sure. Para sure. So yung mga Chillax. Video, alam niyo naman po. Maganda yung service ni Motolite. Dahil ever since mga ka-Chillax ako eh, Motolite user na. Simula nung unang panahon pa. Yes po. Kaya, paano po, meron tayong service center. Yun ang dabis na nangyari, no? Dati kasi, kuya, hindi pa naman uso to ng mga ganito eh, yung 24/7, no? Opo, sir. Ganito rin nangyari sa akin eh, doon naman ako sa Mascardo noon. Yung van naman po, yung high ace, ganun din. Opo. Parang lumalabas, kuya, no? Parang eksakto lang. Pag sinabi nilang 3 years, parang after 3 years. Meron? Parang 3 years, eksakto, tigok ko eh. Ganun po talaga yung Pero pasalamat na lang ako talaga kuya, hindi ako inaabot sa kali. At least dito ako sa garahe. Nung nawalan din po ako ng baterya doon sa van, sa rin ako inaabot nun sa bahay lang.
aandar na ako, biglang pakita ko nako, tinan ko 'yung ano, tinanong ko expiration ng ano, more than ano na rin, more than na 'yung ano niya, 'yung at tag ito, 'yung warranty niya. Opo, so 'yun. So 'yung mga kachilak, ang problema na lang natin dito, mga kachilak, 'yung ano, pambayad. Kasi naabutan ko pa itong presyo nung dati nito mga kachilaks, 2,000 plus lang, di ba? Opo. Imagine mo, 6,000. Lalo na yung high-ace ko yun. Paano masabi? 3SM, ano yun eh, reverse. Reverse of puta, pamatay yung ano nun, pamatay yung presyo nun. Nasa magkano na yun, parang ano na, ano? 8,150. Inaabutan ko yun, mga 3 plus lang, 4 plus lang sa Starex nun. So grabe, yun. Grabe po ang ano. Oh, grabe talaga. Grabe talaga. Damn! Okay lang po, pa-start ako para... Ay, oo nga pala. Sige. Sige, mga kachilaks. Start natin dito. Sige, mga kachilaks. Spider-Man muna tayo dito. Then... So, sana okay ang lahat. Sana wala maging problema. So, pinapandag na. Ayun, nakikita ko yung voltahe dito. Eh mga kachilaks, 14.0, hindi pala napakita no, nung naglobat pala ako, nag-reading yan ng 9, kaya napaka-importante niyan mga kachilaks, 9, so tanong natin si kuya kung kamusta ang ano, kamusta ang reading, yan, tignan natin kung may ano, tama bang alternator o wala, ayan, yan, tanong natin si kuya kung ano. Kita mo naman siguro kuya kung ano, no? Kung makakarga yung alternator natin o no? Hindi. Ako, magiging din marami. Kaya ako po, pinaisert po muna para sa ganun. Yung computer po niya, hindi siya ma-reset. Ah, oo. Kaya pala. Ayun, napaka-importante pala. Buti pala, ah. Hindi ako nag-DIY. Ano nga ulit yung kuya? Para hindi mag-reset? Kailangan po natin pa-start po muna yung makina po bago pala sa ganun. Ayun. Ganun pala yun. Buti na lang, hindi ako nagsariling sikap. Opo, kung minsan po kasi talaga yung ganyan. Bigla-biglang magkukulap yung ano. Ah, oo. Oh. Tapos magkakako, ano na, error po, no? Opo. Sana wag mag-error. Pero kailangan po, pag binatag pa rin yung positive, baka tumikit sa body ground. Oo nga, yun yun. Habang yeah. Naka-start po. Yan, habang naka-start down, sabi ni Kuya, yan. Selan pala nito. So yun ha, napakinggan nyo si kuya na dapat ini-start muna. Lalo na yung mga latest na sasakyan ko ngayon. Ayan, no? So hindi pwede yung katulad nung unang panahon. Tanggal na battery, tapos kabit mo na lang. Kabit eh, na yan pala. May ano pala yun, may technique. Mm-hmm. Ayan, hindi ko rin alam yun ha. Computerized po. Ayan, computerized pala. Ayun, sana walang maging, ano, maging problema sa ating ano. Baka may maglabasan sa dashboard natin. Kaba mag-ano eh. Yan po, tama po kayo. Di ba? Baka may maglabasan, sana walang maglumabas. Hindi, disgrasya tayo nito. Ang mahal pa naman magpa-scan. Tama po. Dami na sa kasa. Oo, sa kasa, ayun. Ay, hindi tayo nagkakasa, mga katilaks. Marami tayong tropa dito. Huwag nga lang mawala yung tropa ko, di, disgrasya. At saka napaka-report natin po kuya na ano, no? Dapat hindi umaalog, di ba? Yes po, tama po. Yan. Oh. Yung tatanyo mga kachilaks ha. Kapag yung napakabit yung baterian. Ako yung iba, kala nila yung kakabit lang. Tapos okay lang yung may isway-isway yung baterian. Ako po, isang no-no po yan. Pag nagbabaterian, kailangan very stable, di ba? Kasi may mga ano yan, no? Plato, no? Plato, mga plates eh, sa loob. At saka yung importante talaga dyan, sir. Yung passive po natin, pag ito po walang bracket, maaaring pag yan tumalong, tumama po dito, magkakaroon po ng ispas. Naku, yun pala. Yung pinaka isglasya pala yun, mga kachilaks. Oh. Opo, kaya padalas po namin nire-recommenda pag yung sasakyan ay walang bracket. Oo. May nabibili naman po na ano na. Oo nga. Tawag na ito. May mga nabibili naman po na... Parang ganyan din, kuya. Bracket po sa mga auto bracket. Shop po. Ayun. Auto part. Kaya nga, kaya nga. So, ayan. Na-fix na po natin yung... Ayun. Bracket. Tama, tama. Ayun.
Ano nga ulit ang pangalan niyo, Kuya? Dominador Santos po. Ah, ano? Dominador Santos. Ayun, si ano, si Kuya Dominador. Ayun. Taga saan ho kayo? Anong probinsya niyo po? Isabela po. Isabela? Oh. Ah. Titignan natin yung charging ng sige, sige. Alternator na. Ayan, so ito charging test na nila mga kachilak sabang ano. Nakakabit tong bagong baterya. Sana walang tamang alternator natin. Pero okay lang po ako pa revolution. Pa revolution. Ayan. Yung yes. Kailangan. Oh, kailangan mag-Spiderman na naman tayo mga kachilak. Okay mga kachilak, so tinesting na. So after nung kinabit yung baterya, kinabukas yung mga ilaw, yung aircon, para malaman yung alternator natin kung maganda ano. Kung kumakarga po. Kumakarga. May nakalagay po ba dyan? Ito yung tungkol sir, tungkol sa alternator? Ito po sir, 13.6, wala naman problema po. Yeah. Ayan po yun, yung charge, 13.6. Ano po yung abnormal, yung tipong, kunwari, nakabit po kayo ng baterya, tapos may tama pa alternator, ano po yung lumalabas? Kadalasan po, lumalabas po sa amin sir, is 12 lang po, pababa. Ah, 12 lang. Mm-hmm. So imagine nyo, ganun pala yun, pag yung nakabit ang baterya, tapos... Ano no? Tapos ang lumalabas yan, 12, no? Yes po. Tapos napapluctuate po pagka nilagyan ng ilaw pa, tsaka mga ano? Lalo na po sir, lalo bumabagtak po. Ah, ayun. Opo. So, yun. Pero ang talagang pinaka-normal po natin na charging po ng alternator po is 13.2. 13.2 yun po yung normal? Yes po sir. Pag bumagsak na po sa 13.2, means may problema na po yung alternator po natin. Ayun. So yung mga kachilak sa, natutunan tayo kay Kuya, 13.2 pababa. Medyo, ano naman, third time na ba? 13.2 pababa? Yes po, sir. Medyo alanganin na yun. Opo, may problema na po. Dapat 13.3 pataas. Yes po, sir. Hanggang 14.5. Yun ang normal. Yes po, sir. Ayun. Ayun na, may natutunan naman tayo. So, nakalimutan ko na yun. Ngayon lang ulit, ako nagpalit ng baterya. Ay, mahirap magpalit ng baterya. Ang mahal eh. Pero pagka umangat naman po sa 15, means... Overcharging naman po. Overcharging? Sir. Alternator din po ba yun? Yes po sir. Maaaring masisira din po yung baterya. Battery po natin. Naku po. So ganun din pala. So kailangan pala. Maganda pala po talaga yung alternator ay normal. Yes po. Oo. Maganda po talaga. Hindi siya undercharged, hindi rin siya nag-overcharge. Yes po. Pagka undercharged po kasi, means masisira din po yung battery po natin. Pag overcharged naman po, lalo masisira po yung battery. Ayun. Kaya mas maganda po talaga nasa normal po yung charging mo alternator. Ayun. O kuya, baka gusto mo bumati sa mga taga ano, taga anong lugar daw? Isabela. Isabela po. Ayun. Ah, hello, taga Isabela. Ano ang mga apelyido ng ano, mga kamag-anak ko dong kuya? Kamag-anak ko po mga guya. Ayun. Santos. Ayun. Yan po. Lagi ka ba nang umuwi doon, kuya? Yes po sir. Hindi po. Ah, hindi. Sa ngayon po, bihira na po. Bihira na. Ayun. Eksakto. Sana. Ilang taon na rin po ako hindi nakauwi po. Oh, taon na? Oo. Oh, ganun pala. Ayun. Eksakto. Sana. Maluto ng mga taga Ilocos. Ay, taga Ilocos. Kaya nga po. Mahal po kasi pamasahin. Oo nga. Tama. Kaya medyo magtipid tayo nga. Mahirap ang palo. Lalo ngayon. Napakamahal ng ano. Gasolina. Tapos mahal din ng ano. Pamasahin. Yes po sir. Kaya ayun. Napakahirap talaga. Ibig sabihin, pagpunta mo ng probinsya, mangangamote ka na. Oo, tama. Kailangan po ng allowance. Tama. Matay. Ayun. Pagbalik mo po dito, utang na. Ayun. Utang na loob na. Ayun, patay tayo dyan. Kaya nga, wala tayong pinag-ibal to kay Kuya. Tayo naman, nag-maintenance naman. Ayan. So ito na mga kachilax. Kaka-motolite gold na tayo. Medyo, otis, hindi na tayo nakano ngayon. Hindi na kabago. Oh, bago na. Medyo kampante na tayo in terms of ano, kuryente yung baterya. Diba? Ayan. So, maraming salamat kuya. Okay, maraming salamat. More powers ha. Ayan. More powers. Okay. God bless. Follow nyo na lang po, sir. Yan. Thank you, sir. Dominador, isa sa mga swerte natin mabibigyan, ating mga perks, mga kachilak. Sa syempre, itong si Kuya Dominador, napakasipag eh. Kaya naman, tag-ulan, pero kita mo naman, 24/7 ang Motolite, di ba? Kaya bekay naman, Motolite. Ayan, pupunta dito kahit umuulan, di ba? So ito, bigyan muna natin yung pagbayad natin. Baka makalimutan, baka sabi, pinagita ko ng biskuit. Eh. Pag-ilang na lang. Ayan. Okay, keep the change. So ito, kuya, bali pang ano, mga perks natin. Ayan, huwag makalimutan, yan ang ating ano. Mayroon kang cup, tsaka keychain, ayan. Courtesy ng ano, Kachilax, ayan. Maraming salamat sa mga sponsor, tsaka dito kay Ma'am, yung pinaka ano natin, matindi na ano, lagi nagpapalipad sa aking premiere. Ayan. Hello po, Ma'am. Kay Ma'am, ano, Sample Vlog, ayan, pasalamatan natin.
Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Simple vlog. Ayan. Ayan. At least kahit papano, natutuwa si Kuya. Kahit papano, hindi sulit na sulit ang kanyang ano, pagsiservice dito. Yes po. So, ingat-ingat na ng marami. Okay po, sir. Okay. Thank you po. Okay, mga katila. Okay, ride safe, Kuya. Thank you very much. Okay. Sa support and subscribe din po tayo kay Well Esquila on YouTube. Maraming salamat and ingat sa mga bike rides ninyo.